Magandang buhay mga bata! Nandito muli si Teacher Arlene para sa isang masayang kwentuhan. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Handog by Isabella. Ito ay kwento ni Luis P. Gatmaitan, Guhit naman ni Ferdinand Guevara. Ano napapansin ninyo sa larawan? Mayroon dito ang isang kahon na pangregalo. Ano ang laman ng kahon na ito? Pakinggan natin ang kwentong ito tungkol kay Isabella at bakit mayroon siyang regalo na may pumapatak na kulay pula. Alamin natin kung ano ba ito. Aga akong kumising ng araw na iyon. May nakatakda kasi kaming pes sa eskwelahan. Pero sinabihan ako ni nanay na bumalik muna sa higaan. Nak, malaki ang baha. Wala raw kayong pasok. Po? May baha? Agad akong dumungaw sa aming bintana. Lampas puhod na nga ang baha. Manay kasi ang pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ang nakapagtataka, dati-rati naman, hindi kami binabaha. Ngayon lang ito nangyari. Siguro po maraming basurang nakabara sa mga kanal, sabi ko kay nanay. Di po ni teacher, dapat daw ibukod ang basurang nabubulok sa di nabubulok. Sabat pa ni Kuya Ethan na nagising na rin. Tumulong na rin kami kay nanay sa paglilinis ng aming bahay. Oh, kay sipag, bati ni tatay. Mabuti pala ang binabaha ang paligid. Biro pa niya. Ang araw din bago tuluyang humupa ang baha. Muli kaming nakapasok sa eskwelahan. Pero ang daming kaklase ko na absent. Sabi ni Teacher Ligaya, baka nag-aayos pa raw sila ng bahay nila. Nako, siren! May sakit pala ang best friend mo! Nilalagnat daw! Balita ni Levi. Ha? Kaya pala ilang araw nang hindi pumapasok si Isabella? Nagpasama ako kay Levi na dumalaw sa bahay ni na Isabella. Pero hindi ko siya nadatnan. Dinala na siya ng tatay niya sa ospital kanina. Laging mataas ang kanyang lagnat noong mga nagdaang araw. Tapos, kung kailan nawala ang kanyang lagnat, saka naman nagdugo ang kanyang ilong. Ito ni Lola Lurin. Ano kaya ang sakit ni Isabella? Bilis na kumalat ang balita. Kahit sa radyo at TV, ay nababanggit ang aming barangay. Nagkaroon daw ng maraming kaso ng dengue fever sa aming lugar. Kinabahan kaming lahat, lalo kaming pinag-iingat. Suot ng pantalon at damit na mahahaba ang manggas. Alala ni tatay, kunako, magpahid ng lotion na ito, tangontra ito sa lamok. Sabi ni nanay, na kaya kayong lumabas ng kulambo. Iyon ni Lola Luring, niwas tayo sa lamok na may puting batik, sabi ni Kuya Ethan. Ngayon matanda, hindi pwera sa dengue. Kirit pa ni Lolo Lauro. Ukutak ko nang malamang nagkasakit nga ng dengue fever ang aking kaibigan. Sabi pa ni Teacher Ligaya, kakailangan pa daw na masalina ng dugo si Isabella. Nung dumalo kami ni nanay sa ospital, hindi ko rin nakausap si Isabella. Tutulog siya. Kay daming kubo at swero na nakakabit sa kanya. Awang-awa ako kay Isabella. Nanay, ganun po ba talaga pag may dengue fever? Oo anak, nauwi kasi sa pagdurugo ang kanyang dengue fever. Epekto yan ng labis na pagbagsak ng kanyang platelet count. Naalala ko ang turo sa amin ni Teacher Ligaya. Importante raw ang platelets para mapatigil ang nagaganap na pagdurugo sa loob ng katawan. Hindi ordinaryong lamok ang may dala ng sakit na ito. Ito yung mga lamok na nakatira sa tubig na malilinis gaya ng tubig ulan. May batik-batik itong puti sa katawan. Paliwanag pa ni nanay. Naku, delikado pala ang lamok na iyan. Pag uwi sa bahay, kwento ko kay tatay ang nangyari kay Isabella. Sabi ko sa kanya, ang sama-sama pala ng lamok na may dala ng dengue virus. Inuubos nito ang ating platelets. Tatay, pwede po ba kayong mag-donate ng dugo para kay Isabella? Kasi kailangan daw po niya ng maraming platelets. Agad naman tumugon si tatay. Hayaan mo anak at pupunta ako sa ospital para magpasuri. Isasama ko rin ang dalawang kumpari ko. Pinakiusapan ko rin ang dalawang tita ko. Pwede po ba natin bigyan ng dugo si Isabella? Pwedeng pwede. Noon ko lang nalaman
na lagi palang nagbibigay ng dugo si Tita Leia sa blood center kada ikatlong buwan. Siya rin ang nangumbinsi kay Tita Mavi na subukan din niyang mag-donate ng dugo. Konting tusok lang yon, saka konting dugo. Pero ang laking maitutulong mo para mabuhay si Isabella o ang ibang taong nangangailangan ng dugo. Paglilinaw ni Tita Leia. Kung gaano kabilis ang balita, tungkol sa naging karamdaman ni Isabella, ganoon din kabilis ang pagtugon ng aming kabarangay. Sa isang iglap, nagtipon ang mga tatay ng aming mga kaklase. Lahat ay handang magbigay ng dugo para makaligtas si Isabella. At hindi lang yon, pati raw pala si Teacher Ligaya at ang aming principal ay nandoon para magpakuha ng dugo. At hindi nagtagal at gumaling si Isabella. Ikinuwento ko sa kanya kung paanong kumilos ang mga kabarangay para maigligtas ang buhay niya mula sa dengue. Kung nakita mo lang kung paano karami ang nagmamahal sa'yo at naku, nakapila pa ang mga gustong maghandog ng dugo sa'yo. Siya nga, sabi ni Isabella, ang babait nila. Arlene, gusto ko ring makatulong sa iba. Tuwan-tuwa ako dahil magaling na ang aking kaibigan. Nang sumunod na linggo, nagpatawag ng pulong ang kapitan ng aming barangay. May mga gawain daw kaming mga hakbang para hindi na muling pamahayan ng mga pesteng lamok ang aming lugar. Heto ang mga suhestyon ng aming mga kabarangay. Padaluyin ang mga nakabarang kanal. Itapon ang mga basyong lata, bote at gulong na pwedeng pamahayan ng lamok. I-check ang paligid matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha. Gawing regular ang paglilinis ng bakuran. Kami man sa eskwelahan ay di nagpatalo. Nanguna kami ni Isabella sa paglilinis ng aming classroom. Naglungsad si Teacher Ligaya ng paligsahan para sa poster making at slogan writing tungkol sa pag-iwas sa sakit na dengue. At dyan nagtatapos ang ating kwentong May Pinamagatang Handog kay Isabella, kwento ni Luis P. Gatmaitan, guhit ni Ferdinand Guevara. Ano ang handog para kay Isabella? Tama! Nagbigay sila ng dugo para iligtas ang buhay ni Isabella mula sa dengue fever. Tandaan natin ang mga sumusunod para makaiwas tayo sa sakit, lalo na sa dengue. Panatiling malinis ang paligid. Pagbukurin ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Huwag tapunan ang mga kanal. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Itapon ang mga basyong lata, bote at gulong na pwedeng pamahayan ng lamok. I-check ang paligid matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha. At para naman makaligtas ng buhay, huwag matakot mag-donate ng dugo dahil bukod sa makapagsasalba ka ng buhay, ay nalilinis pa rin ang ating dugo at mas magiging malusog. Salamat sa pakikinig mga bata! Ito muli si Teacher Arlene mula sa Santissima Cruz Elementary School, District of Santa Cruz, Division of Laguna. Hello sa aming principal, Mr. Carlito F. Ramos, at sa aming district supervisor, Mr. Luis M. Hermina. Tandaan natin, mag-aral mabuti! Alam nyo ba na ang channel na ito, Teacher Arlene, ay gumagawa ng iba't ibang educational videos para sa mga bata? Subscribe na para mag-download ng libre! Paalam hanggang sa muli!